Okay, so ayan yung ating setup guys, 2x150 watts na panel. Wow! So ayan, tarik yung araw. Guys, ang ating RB 7 amps. So ayan, 7 amps. So dito naman yung sa buong maghapon, so itong nasa baba. So ayan, 41 AH, buong maghapon, makulimlim. So ito naman yung voltage papasok sa baterya, test din sa panel. Mabahal lang siya ng 100 watts. Okay, shutdown ko muna at maintenance natin. And off na. Din sa inverter. O sa battery. Okay, so ayan na guys yung ating baterya. So ayan, balot na balot. In case yung laman niyan guys ay ganito lang. So LiPo 4 32650 3.2 volts kada piraso. So ayan po ay 50 pieces. 4 is 13P. So 52 pieces. 4 na patong, 13 na pahaba. Muna isa-isa. At gamitan natin ang tester kung alin yung mababa yung puntahe. So yun yung sira, yung may sira, ako may tabayar tayo, ganito yung ating mga gawa. So para lang ito sa luwain ng mga nagsusolar. So yun guys, mga mahilig sa solar energy. So yun yung ating baka ng power galing sa araw. So dito yung i-stop para sa gabi magamit. Kailangan natin ng baterya. Siguraduhin lang natin na walang baliktad. Ayan, polarity niya. Positive. So, negative. Tapos positive. At negative sa pinakalas. Okay, so ayan. Dapat purong positive dito. Tapos yung nakakamada, negative. Positive sa negative. Dapat walang baliktad. Ayan guys, 4 is 13P, so 4 na series, ayan, 4 na patong, 13 yung pahaba, so ganun, parallel, 13, so ayan guys, para sa ating mga DIYers, at mga solarista natin, kababayan, 1DIY na tayo, ingat-ingat lang, at pag nagkamali tayo, tira tayo ng ating kabiyarihan at pasunog. Make sure lang na tama yung ating gagawin. So yan po muna yung ating ginawa. Top balance muna tayo gamit yung ating TP5000 na module. TP5000 na module gamit CP charger. So not recommended, pero sa mga low budget na DIY ay pwede na pagtiyagaan. So top balance muna para sure na hindi siya mag-unbalance. So matagal yan mapuno, pero sa akin gagawin ko lang siya isang araw basta ma-balance lang lahat sila, lahat ng baterya bago buuin at isa lang gawin for is. Ayan lang mga ka-DIY, mag-top balance muna kayo bago nyo buuin. Na-wiring na natin yung BMS natin. So ingat lang tayo sa ating pag-wiring, baka baliktad. Ayan, okay na. So, ito yung wire natin sa balancer. Itong dalawa naman, main negative sa capacitive. So ito sa temperature sensor at ito sa BMS. So ayan, okay. 2,000 years later. Okay, so ito po yung ating BMS na gamit. So nirewiring ko na, binago ko na yung ating board. Para hindi magano makalat yung wiring natin. So ayan, ganyan na lang siya. Hindi ko pa siya nagamit. Kakapit ko muna. So dyan lang kayo guys. So guys, install na yung ating system. Pure 12 volt DC.
Ayan, na-modify ko na din yung ating board. So, napalitan ko na, tinanggal ko na yung ano niya, easy function, dahil wala na tayong gamit dun. So, pure 12 volt DC na yung ating mga appliances dito sa bahay. So, ayan, ito ay electric pan TV at saka mga ilaw lang. So, meron tayong 5 ilaw, 2 electric pan sa TV at TV Plus. So, ayan lamang yung load niya. So, ito yung ating galing sa battery. Ayan, punta dito. So, battery input. Punta sa ating dito sa controller, sa main. Okay, din dito yung galing natin sa solar panel. So, dito papasok. Direct na siya dito sa ating charge controller. So, ayan, okay. Ayan. So, i-off ko lang yung display niya. Pwede na siya i-off. So, ayan, gumagana na siya. Nag-charging. So, okay, paano ba natin siya ginagamit? So, pwede tayong mag-charge ng phone natin. Ayan, meron tayong 4 na charging port. So, pwede tayong mag-charge dyan. And then guys, dito natin nakikita yung load natin. Yung hugot na galing sa battery. Punta sa ating mga ginagamit na appliances. Dyan natin makikita kung ilang watts. So, ayan, 30 watts yung load natin. Sa ngayon, 2 amps. Mahigit. So, ito yung ating LBD. Pagkalubat na nagkusa na siyang nag-off. Ating controller naman. Ayan. So, ating controller natin. Terminal black. Voltmeter with temperature control para sa baterya natin. So, nakikita natin pag sa umiinit. Ibali ito yung galing natin sa solar panel. Ayan, papasok dito. Tapos ito yung magka-charge sa ating baterya. Ang pabalik doon. Tapos papasok doon sa ating baterya sa ilalim. Okay, so ayan yung ating BMS para sa protection ng ating baterya. Ayan, so setup. So DIY setup lang po. At ito naman yung ating wiring papunta sa ating load. So ayan, sa taas dumaan. Okay, so ano ba yung load natin? So ito yung guys, dalawa nating electric pan sa TV. So okay. At sa TV Plus. So DIY lang din yung ating junction box. Square box. Lagayan. So ayan, okay. Convert na din to sa 12 volts. So 12 volts na din yan. So ayan, okay. Working naman siya. So ayan, okay. So, bali, wala na tayong easy input para dito sa ating TV. Tinanggal ko na at pinalitan ko na ng 12 volts. So, ayan, okay. Okay guys, ito naman yung ating converted na easy fan to DC fan, 30 watts. 25 watts, 15 to 25 watts lang po yung ganito. Wow! So, ayan, okay. Malakas siya. Yung lakas niya po, kasi lakas lang din ang easy fan. Yung mga nabibili natin sa mga malls na easy. So ayan, sindakas lang siya. Ayan, okay. So yung ano natin, body, ito pa rin yung mga dating easy fan. So bali motor lang yung ating pinalitan. Okay, so yung adjuster niya guys ay dipihit. So hindi siya gaya ng easy na dipindot. So yung ano natin, knob dito ay DIY lang din. So para wala tayong ano, wala na yung dating isip pa natin na ano, yung nakalagay dito. So yan, scroll na lang. Okay, at ito naman yung isa nating DC fan guys. Ayan, 12 volts. 12 volts lang ito sa with fuse, 3 amps. So dito natin din na yung wiring. Ayan. So okay, ito naman din yung adjustment na dito. So knob lang siya. So yung lakas niya, kung lakas lang din ang isipan, 60 watts. So pero ito guys, dahil DC na to, so hanggang 25 watts lang yung max niya. So matipid siya ng halos 50% isa sa mga nabibili natin sa mall. So okay, sa ilaw naman guys, meron kami dito ng DC at saka AC.
So ayan bro, pagka okay naman yung sikat ng araw, ay DC yung ating gamit araw-araw. So meron tayong limang DC lights dito sa bahay. Isang 9 watts, isang 3 watts at tatlong 5 watts. So okay guys, yung mga TV plus natin, no need to convert dahil 12 volts naman yan. So okay naman yan. Okay, so yun guys, pagka lubat pala to, lubat, nabawa makulimlim o maulan, ay meron tayong reservang charger, ayan. So 5 amps lang to, lay ion charger. So output nito ay 14.8 volts. So para ma-charge yung ating 12 volts na DIY 32650 na battery. So ayan. So ayan ka guys, kabuuan. So with the DC fan, para pagka mainit yung panahon ay hindi mag-init yung ating ECC, papalamigin niya. So automatic naman yan. Okay, with fuse din tayo at with breaker 450. At meron tayong smoke detector para sa ating seguridad. So DIY po tayo, so mag-ingat-ingat lang po. Ayan yung ating setup na bagong update na. So matagal na to guys, may 2 taon na tong setup ko dito. So ngayon ko lang siya na-modify at naayos ang ating gamit na nilagay dito. Okay, ayan. Okay. So, ayan, okay mga ka-DIY. Ito yung bill natin sa ngayon. Ayan, November 26 yung audit natin. So, ito yung pinakabago. So, ito yung graph natin. Papaba. So, ito yung mga dati nating bill. So, dahil meron na tayong setup, ay mababa na siya. So, 500 na lang siya. So, anong yung load natin sa AC ay ito. Okay, ayan guys, ay 0.5 HP na AC. So, ayan. At ayan guys, table water dispenser. So, maabot din siya ng 400 watts. Pagka gumagana yung heater niya. Para sa pagpainit ng tubig. At rice cooker. So, ayan. Ayan guys, nakita nyo na yung mga load ko na sa DC at saka sa AC. So yung guys, yung load natin sa ating solar setup ay 12 volts lang. So ano lang siya, pang TV, ilaw at saka electric fan. So pagka mabibigat na po yung natin, iba matataas yung watts, ay mabigat din po sa bulsa yung pagsusolar noon. Kaya para lang sa ating TV, ilaw at electric fan yung setup ko. So okay naman, itong mga nakarang buwan ay baba na talaga yung ating bill at nabawasan. Dahil nga matataas na watts na lang yung ating load sa Meralco o sa ating AC outlet. Ipin nyo muna na mabuti at aralin dahil hazardous at saka delikado po pag nagkamali tayo. Kaya hindi natin alam yung ginagawa pa natin. So yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. So mag-like na po at para updated kayo sa ating susunod na mga videos.